Push na push na ang pagsalubong sa summer, mga besh! Pero ang tanong, saan ang destinasyon mo? Umay! Kayon! Agpasyar! Kayon! Ditoy! Mga kapuso, alam niyo ba kung nasan ako? Welcome to La Union! Yeah! Ang La Union, kaya tinawag na probinsya ng La Union, it is the union of three provinces, which is Ilocos Norte, Cordilleras, and Pangasinan. Kung bet niyong umaura dito, 4-5 oras ang road trip para marating ang probinsya ng Elyu. Mga kapuso, alam niyo bang merong 110 kilometers ang coastline dito? Kaya naman, you'll never run out of beach while you're here. Andito tayo ngayon sa Barangay Parawir at dito ang jump-off point papuntang Imuki Island. Ngayon, 3 to 5 minutes walk kami ngayon dahil low tide at kapag high tide naman, kailangan gumamit ng balsa. Tara na! Medyo matutulis yung mga corals, pero ingat lang tayo. Tas sobrang linaw talaga ng tubig going here. Makikita mo may mga nabubuhay pa talagang isda. Ganon kalinas yung water. Welcome to Imuki Island, the hidden paradise of the North. Sobrang ganda dito, sobrang peaceful, tsaka wala masyadong tao. Sabi ko na, good news eh! Makikita po natin dito sa Imuki Island, yung mga mangroves po natin, mga corals po natin, mga bahayan ng mga isda. Itong Imuki Island po, yung area nito, mag-aanim po na ektarya po siguro. Nandito na nga po tayo mga kapuso sa perfect spot dito sa Imuki Island para mag-snorkeling. Para ma-enjoy nyo ang snorkeling, kailangan nyo mag-rent ng life vest for 20 pesos. Yung goggles is also 20 pesos, tapos yung balsa, and kasama yung tour guide for 250 pesos up to 6 persons. Tapos, 20 pesos din yung entrance. Total of 310 pesos. Sulit na, di ba? Ayan siya. Sobrang clear ng water, oh. Tignan nyo. Guys, alam nyo ba, first time kong mag-snorkeling and sobrang na-enjoy ko. Hindi talaga ako marunong lumangoy. So, ako more on beach lang, ganyan. Punta sa beach, mag-chill. Ang saya dun sa ilalim ng tubig. Kapag nakita mo na yung mga corals, kapag nakakita ka ng mga fishes, nakakita kami ng mga giant na starfish sa ilalim. Sobrang saya, guys. Promise, worth the try. On to our next destination! What's up mga kapuso mula sa bayan ng Balawan? 10 minutes ang road trip papunta dito sa bayan ng Luna. At dito makikita natin ang 400 years old na Balwarte Ruins. Tara! Ang Balwarte Ruins ay matatagpuan dito sa bayan ng Luna, La Union. Itong Balwarte Watchtower ay gawa sa tisa. At saka ito yung ang ginamit ay yung egg yolk. Ito ay ginawa noong Spanish era bilang the Spanish Watchtower at ito ay nagsisilbing lookout daw para malaman kung may mga paparating na pirata galing Japan at China. So ngayon, pagpasok mo dito, may makikita kang parang locks of love. Yung this one's very Paris yung vibe. Kapag ka pupunta kayo dito with your loved ones, ganyan, pwede kayong mag-lock. Tignan nyo, ang tatagal na ng mga ano kinalawang na yung love nila. Nakaharap ito sa magandang coastline ng Luna, kaya dagdag view naman to sa mga turista. Ang lakas maka-one with nature dahil napakaganda ng alon at napakalakas ng alon. Hindi lang gaano siguro ka-fine yung sand, pero pwede ka pa rin mag-tampisaw dyan sa dami. At ang good news,
free, as in libre mo tong pwedeng puntahan. Kaya tara na dito, mga kapuso! Food trip in Elyu? Game! Sabi nila, people will travel anywhere for good food. Kaya naman, andito ako ngayon sa Agoo La Union para tikman ang kanilang pulpog with dinuguan sauce. Ang pulpog is a pork grilled. Ito ay niluluto sa lahat ng okasyon dito sa La Union. Traditional kasi nagsimula pa yan sa mga ninuno namin. Kasi yung lolo ko, yung father ko, nagluluto na rin yan hanggang natuto na rin ako nagluto ng pulpog. So yung dinuguan, sauce, dito sa Ilocos, ang mix din yon mayroon ding vinegar, Ilocano. So may sukang Iloco yon. Ang isang order ng pulpog with dinuguan is 250. Sharing yun, good for 2 to 3 persons. Mga kapuso, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano magluto ng pulpog with dinuguan sauce. Ang una natin gagawin ay magmarinate tayo ng pork. Unahin na natin itong soy sauce, juice, garlic, pamienta, konting asukal. Lagay na natin yung pork. After 30 minutes, pwede na natin ihawin. 5 to 10 minutes lang to, maluluto na. Pagkatapos may slice yan, pwede na natin i-mix yung mga main ingredients. Ilagay natin yung toyo. Sunod yung pamienta, yung calamansi juice, then yung sibuyas, at saka yung secret ingredients, and then itong chili. Tapos mix na natin. Pagkatapos nating haluin to, pwede nating lutuin yung dinuguan sauce. Gisa na natin, bawang, sibuyas. Tapos, ilagay natin yung dinuguan. Timplay na natin ng kunting Ilocos vinegar. And then, kunting salt lang. After few minutes, luto na yan, pwede na. Ihalo na natin dun sa pulpog. At ito na ang pulpog with dinuguan sauce. Mga kapuso, alam niyo ba kung saan ako kumakain ngayon? Nandito ako mismo sa gitna ng palayan. Under the moon, starry starry night ang peg. Maanghang. Pero tolerable naman yung pagkaanghang niya. Nagahalo yung tamis and yung alat, pati yung asim. May pagkakahawig yung lasa niya para sa dinakdakan. Pero magkaiba sila. Complementing yung dinuguan sauce dun sa grilled pork. Ang sarap. Alam mo, feeling ko kaya ko siya nagugustuhan kasi meron din akong dugong Ilocana. Kasi Ilocana yung lola ko and yung mom ko. Solve na ang tummy, pero hindi pa tapos ang Elyu pasyal natin. Almost 1 hour ang travel time simula sa bayan ng Agoo papunta dito sa San Fernando. At dito daw sa resort na ito, magniningning ang inyong gabi. Let there be light ang drama. So kung ano yan, alamin natin. Being the first 5-star resort here in La Union, at saka yung because of the structure ng property namin, naisip namin na to add more attractions dito sa hotel namin. Naisipan namin maglagay ng 10,000 roses, LED roses, no? Hindi lang dahil sa ganda ng bulaklak niya, dahil din sa maganda sa dami ng bulaklak. Pangalawa po is yung ating 10,000 tulips na LED lighted also. Mayroon kaming 75 lampposts na iniilawan namin sa gabi. At ito na ang kanilang tulips by the sea. Kitang-kita nyo naman, talagang ang liwanag ng paligid. Styro yung inside niya, tapos LED yung ilaw niya. Alam nyo ba na nagpapalit-palit din daw sila ng concept dito? At ngayon, dahil Valentine's Month ang February, ngayon they have yellow and red para Valentine's na Valentine's ang theme.
nyo, nasa LA ako, no? Of course not! Not LA, but this is Elyu. Meron sila ditong urban lights. Of course, ito ay inspired sa urban lights ng Los Angeles. At syempre, ano pa bang gagawin ko dito? This is Instagrammable. Of course, magpipicture ako. At ito ang kanilang 11,000 LED roses. Sobrang ganda niya, guys. Pag nakita niyo siya sa personal, pag naglalakad kayo, para lang siyang mga between. Pero pag nilapitan mo siya, tsaka mo lang marirealize na roses pala siya. Sa walkway nung resort nila, talagang makikita mo na napakaganda. And syempre, picture! When it comes to travel bucket list, Elyu will always have a special place in my heart. Beautiful beaches, new experiences, classic food, pasok na pasok yan. Andito lahat. Pero hindi pa ako tapos maglakwatsa dito. Only here in La Union!